ano ma'am, yung pinapalugo nyo kayo ng ano or kanang ano yun eh, yung star niya na naging ano, naging kak na. Ano yung star namin pag nag-stag pa lang sila. Tapos si magpipiliin naman yan, oh, ito palugunin niyan. Babalikan natin yan. Tapos dito may rotate pa rin sa loob ng isang linggo. Once a week na kailangan nagagalaw sila rotation. Saan mas okay ma'am yung ganito yung rice saan? Mas okay to. Malambot sa paano masisiw yan. Ah, ma-okay din nga. Brad, sidikit na lang. Kabawa ng kasam ko ana. Ngayon natin. Basta ano lang yung alam mo yung saan galing. Sinipilya. Kasi yung iba yung may ibigtas eh. Yung makakapal na natural lang. Mandawis ko laban tinuluan. Ah. Di. Di lang ibuwad. Oh. Di pa lang nila kailangan basta. Ubon ba? Shout out para makita ka sa vlog. At dyan sa mga taga Tanay Rizal. Sa Batak. Sa pangalan mo? Nonoy Sardinya Bisaya. Nonoy Sardinya? Bisaya ka? Opo. Taga asa ka? Taga Bacolod. Oh, Bacolod ka. December, Bacolod yun eh. Bacolod kayo? Shout out dyan kay Ikang Bacolod. Hello, Kakugi TV. So guys, nandito yung recording area sa Firebird Game Farm. Dito guys, napansin ko ang ginamit nila na ano sa firewood, plastic na ano, plastic na yero, ginawa nilang tipi mga kakugi, hindi yung fiber. Maganda rin, maganda, presentable. Ito na yata yung mga white calzone tapos BJ ID. Thank you.
believe ako sa area ni sa area dito sa farm ni Boss Idol Dayboy Enriquez mga kogi dito sa Firebird Game Farm. Ang lawak. Ang ganda talaga. At saka ako yung range area lang niya guys. Hindi na lang ako nagano, hindi na lang ako nagpunta doon. Kasi matanaw ko sa malayo. Ang oras kasi mag-11 na 10:45. Yung mga manok, yung naka-range mga kogi, ang lawak ng kanilang area. Sabi kanina ni Idol B-Boy na sa mga stag, sa mga lalaki, sa mga kakirels lang na range is aabot ng 12 hectares. Tapos yung sa mga pullets naman, sa mga babae, mga 5 hektarya. So dun pa lang mga kogi, 17 hectares na yan. Hindi kaya ng powers natin yan na maikot-ikot mga kakogi. Pero isang magandang opportunity ito sa amin na makarating kami dito. At maipakita namin, maipakita natin dito sa ating channel ang farm ni Idol B-Boy Enriquez. Tsaka isa pang nakakatuwa, nakakasaya mga kakogi. Kasi yung may-ari, si Idol mismo, very accommodating, soft-spoken, mabait. Binigyan pa kami ng mainom. Tapos mamaya, bibigyan na kami ng mga libro isa-isa. Yung mga aklat, yung aklat na sinulat ni Idol B-Boy. So at least may mababasa tayo guys. May additional ano tayo, knowledge na makukuha itong pagpunta natin dito. At kung ano mga, kung ano ang laman ng librong iyon, mga kakogi, one of these days, yun ang pagbigyan natin ng pansin. Babasahin natin at i-discuss natin. Kasi with regards to, ano naman mga kakogi, success. Talagang very successful itong pagmamanok ni Idol natin, Idol B-Boy Enriquez mga kakogi. Nakakalula talaga. Galing. Tsaka yung mga facilities mga kakogi, parang palaging ini-improve. May mga nasira, pinapagawa, or yung iba naman nagtatayo ng bago talaga. Sana makapunta rin kayo dito mga kakogi. At saka sana mga kakogi, sa next naming pagpunta dito, lubos-lubusin nyo na ang pagpapasabay mga kakogi. Nako, magkano lang ba yung pasabay fee natin? Yung pasabay fee natin mga kakogi, 2,500 lang yan per head. Not included na yan yung shipping fee. For example, magpapasabay kayo ng pulit legit na galing dito sa Firebird Game Farm kay Idol B-Boy. Ang magagastos nyo lang is yung cost ng manok, shipping fee, which is 1,500 per head ang shipping fee. Tapos yung pasabay fee, which is 2,500 per head. So yun guys ha, marunong naman kayong mag-compute. Yung shipping fee, fix na yun. Yung pasabay fee natin, fix na rin yun. Kung titingnan nyo, kung kukumputin nyo mga kakugi, yung 2,500 nyo, kung nandyan kayo sa Cebu o nandyan kayo sa Mindanao, yung 2,500 nyo, kulang yan. Sa pamasahi lang, talagang kulang yan. Sa papunta namin dito mga kakugi, ang gasto namin sa aeroplano is 5,731 each. 5,731 each. Yung 2,500 nyo, mga kakogi, hindi makakaabot yan sa Manila. Ako, mahal na kasi ngayon, mga kakogi, ang pamasahe. Tsaka iba-ibang mga gastusin, malalaki. Pero, pag naipasabay nyo sa amin, magkakaroon kayo ng legit na mga manok galing talaga sa farm na gusto nyo with a minimum cost.
lahat ng mga fruit cock, no, ma'am? Ito, battle cock. Battle cock. Mayroon ng mga labanan ng cock ngayon. So, ito mga pinalugo namin galing sa personal lahat. To. Ito yung in-out namin na 15,000 ang bentahan. Ibigay namin ng 12,000. Ilang piraso ito, ma'am? Mga 60 mahigit po. 16? 60. Opo. Yan. So, pasalan nyo na, mga ka-excellence, ka-supremo, pasal kayo sa farm. While supply last. Oo, talagang paunahan lang po ito. Yun. Okay. Nahihingal ako, guys. Walang-wala ako sa ano, sa stamina at saka resistensya ni Ma'am Luni. Kailangan talaga nating magbawas ng timbang. So guys, mga kakugi, ito pala yung sinabi ni Ma'am Luni na for sharing lahat ng mga battle crosses ng mga ano nila, cocks. Banda dito, lahat mga cocks na yan, mga 60 piraso, yan lahat for sale yan. Ang regular price niyan dati is 15,000. Ngayon, idadaw nila sa 12,000 na lang. So, paunahan na lang daw yan, mga kakugi. Kung sinong mauna. Yan, ganda. Ano? Guys, ganito kaganda pag nagpunta kayo dito sa Firebird Game Farm. Pati doon sa baba, ma'am, kasama pa yun? Yun, hanggang doon, range pa yun. Range pa yun? Hanggang sa may kabilang bundok? Yun, may mga lambat na yan. Ah, yan. Oo. Yan yung binababa ko. Yan, may swimming pool para sa mga bata. Para naman yun din. Lalagang sila, pwede sila mag-swimming. Yung mga anak ng mga empleyado nag-swimming dito. Mm-hmm. Open sa lahat ng nandito sa loob. Open po yan. Tapos may gym po yan sa baba. Ah, yun ang gym nandito. May daan po yan dito. Guys, mga kakugi, ano ko lang ha, sa lahat ng mga farm as of now na napuntahan namin dito sa Luzon, pinaka-accommodating tsaka talagang well entertained kami, mga kakugi, dito sa Firebird Game Farm. Yan ang ano dito, guys. Mula sa mga maliliit na mga empleyado hanggang sa pinakabusing. Talagang bilib na bilib kami, mga kakugi. Ano? Pawis na. Pawis na, oo nga. Kapoy na. Kapoy. Kapoy na. Pasok tayo, guys. Pasyal tayo ni Idol sa ano, sa gym. Eh, ano mo sa gym? Para magamay na yung tiyan. Wala pa kami tulog, ma'am. Hindi. Naku, bench press ka, Tet, na 200. Ang gusto ko yung bench press, hiligaan ni Sir Viboy doon sa picture. Ito. On body parts. Binubuksan namin yung glass. Mm-hmm. Screen lang para yung mountain air nagpo-flow. Lamig, sir. Ang lamig dito. Lamig. Hindi pa nga binuksan eh. Hindi pa nga buksan. Lamig. Tip, bench press. Wala pa akong tulog. Sir, ilang ka? 45 minutes. Every day, sir. Three times a week. Three times a week, guys. Ako nag-workout ako. Bukas nag-workout ako. Tapos, pinaka-walking, boss, idol. Nawala na. Oh. Bloom na bloom yan. Oo nga. Few days ago.
Ayan, ano na. Nag-change ano na. Wow, ganda. Sarap, sarap dito mga kakogi. Imbitahin, inimbitahan ko kayo guys. Pasyal kayo dito. Kung makaya lang ninyo. Charge ko itong bike. Kasi pagka ito yung jarring, lalaglag ako na may binata. Ang takbo, lalaglag ito. So yun lang, ganyan. Oh, tama. Tip, sabi ni Idol Tip ba, huwag ka na masyadong mag-jogging. Kasi magsasag yung ano mo dito, yung fish knee mo. Ha? Magsasag, ano diba, mataas yung pamitay. Pag-jogging? Hmm. Dapat nanakunod, nanalang. Kaya makikita mo sa mukha ni ano, ni Idol. Ah, bike lang. Mm-hmm. Okay, siguro walking. Walking. Yun. Boss Idol, matanong ko boss, pwede boss? Anong taon mo inumpisahan tong Firebird Game Farm, boss? Ito, 1992. 1992? Apat na hektarya. Oo. Tapos unti-unti kong binili yung padikit. Yung 6 hectares yan, yung kaliwa. Range ng mga lalaki. So naging 10. 10. Tapos yung sa likod, 5 hectares, range ng babae, naging 15. 15. 2002, binenta ko yung Sulu Hotel, nag-retire ako. Mm-hmm. Binili ko yung katapat dyan. Oo. More than 4 hectares. Ilang hectares? 19 na. Naging 19 and mm-hmm. a half. Dalawang bangko may hawak. Mm-hmm. And then doon sa taas, sosyo kami sa private road na yan. Kay Jet Fernando, ako rin nag-recommenda sa kanya before. Mm-hmm. Hindi ko naman kailangan. Eh, meron siyang farm doon sa baba. Ninanakaw-nakawan siya. Mm. Nag-negotiate ako. Binili ko na rin. Mm. Nung 19 and a half, pag umiikot ako, dream come true na sa akin. Pero nung nakuha ko yung area niya, gusto ko pang mag-expand, naging 26.5 hectares. Ang ganda ng view, Laguna Lake. Naging heaven na, hindi na dream ka. Dream to heaven na. Heaven na talaga. Heaven na sa akin. Ay, kung dito na ako mamamatay. Mm-hmm. Pero matagal pa, baka mga 20, 25. Yun, kaya pa, kaya. Para makaya yung humaba ang buhay, importante ito. Tama. Tapos sa pagkain, boss, nanimili ka rin. Ingat din, siyempre. Ano, Sir Biboy? Gulay, prutas. Malakas ako sa gulay, prutas. Gulay, prutas. Tsaka walang bisyo, wala boss. Wala nang baboy, boss, Biboy. Wala nang bisyo. Bawas na. Naging alcoholic ako before. Oh. Tinamaan yung atay ko, natakot ako, nag-slow down ako. Because of the businesses. Mm-hmm. Ako nakakuha ng Playboy Club franchise from Hugh Hefner. Sa Silahis Hotel, Playboy Club of Manila. Mm-hmm. Then yung disco, Stargazer Disco, in 1977, 78, 79, naging number one sa Pilipinas. Halos gabi-gabi, si BBM nandun, kainuman namin. Hilig din niya, sa kay mga friends niya. So naging kaibigan ko rin. And then, nakuha ko yung casino sa hotel na yon, Silahis Hotel. Na-assign ako doon ng mother ko. Nung nakuha ko yung casino, humina yung disco. Kasi ano yun eh, disco yung mga mayayaman. Doon ayon, nagka-problema yung parking. Mm-hmm. So humina. Naghanap kami ni Louis Ismael. Siya yung nagkinuha kong manager. Kinuha namin yung dating Where Else sa Intercon, yung basement. Where Else? Tinawag namin Euphoria. Euphoria disco. Naging partner namin din doon si Inigo Sobel, na part owner ng Intercon Hotel, uh-huh. The Ayala Group. So, kaya ako naging alcoholic. Uh-huh. And then, naalis ko naman ngayon, controlled na yung drinking ko. Uh-huh. Wine na lang, with the meals, paminsan-minsan, once a month, ganun na lang. Si Antit, Boss Idol, isa na lang ang bisyo nito. Ano? Yung pagsisinungaling. Mabigat na bisyo yun. Kung tanongin mo, walang may sagot. Less ka na ng rice. Ah? Less rice ka na. Eh, iniba yung topic. Iniba yung topic. Iniba yung topic. Pero ang importante, Sir Biboy,
pwede to, gwapo eh. Mm-hmm. Madali makakuha. Habulin lang makla. Sempe boy, all around yan. All around. Sempe boy, okay lang ako, pad up sa'yo. All around. Tulong ito, malaking tulong ang game. Blood circulation. Mm-hmm. Sabi ko sa kanila, Sempe boy nga, Team Kakugi kami, Sir Biboy, twice a week mag-exercise, sabi nila, huwag na lang. Kung bakit hindi ako nag-asawa, ako co-founder ng Mutya ng Pilipinas. Oh! Miss Asia, naging Miss Asia Pacific. And then, 31 years akong presidente. And then, ako ako yung franchise ng Miss World, hawak ko ng 15 years. Bakit ako mag-asawa? Nasa hotel business kami. Philippine Village Hotel, 550 rooms. Silais Hotel, 600 rooms. Then, yung original Sulu Hotel. Mm-hmm. Eh, kung saan ako na-assign ng hotel, nandun, doon ko rin in-house yung beauties. Mm-hmm. Every year, dalawang contest, local contest, Mutya, and Miss Asia Pacific. So, hindi ako nag-asawa. Nalipasan. Ngayon, obligado na maging sugar daddy. Whether I like it or not, enough madadaan sa good looks or whatever, gagamit. Kaya ako nalaman na importante ang workout. So my girlfriend ako, she was only 21 years old then. Hindi ako nag-workout kasi sinipon ako, inuko. Nagkita kami, ayaw tumayo. Ayaw. The next day, nag-workout, bumalik na ako sa gym, fitness first, dun sa Eastwood. Tapos nakita kami the day after, tumayo na. Hindi ko, ah, yun pala. Blood circulation. Exercise. So sabi ko sa sarili ko, habang buhay ako, buhay mag-workout ako. Pero wala ka. Kasi ang lungkot, the mind says, go, go, go. Pero the body says, ang lungkot. Malungkot talaga. Buhay talaga. Kaya importante yan, endorphins. Malaking bagay. Kasali yan sa pampahaba ng buhay. Sikrito. Proper diet, happy, kaya may angels ako. Mga kalug yung angels ko, masasaya. Biruan, kaya pag may seminars, pirmi ko rin silang kasama. Nakita nyo doon, dinala ko sila skiing last April. Sa Niseko, Japan. Magaling, natuto agad yung tatlo mag-ski. Sinama ko yung anak ko, at saka yung asawa niya, yung mother niya. Yun ang buhay, parang pampahaba ng buhay, kailangan masaya. Malinis ang hangin. Tama. Matisil nyo. Magaan ang hangin dito. Nanipis. Linis talaga, mountain air. Kaya kung isa, nakaupo lang ako doon. Doon ako magpa-paperwork. Sa hangin, naantok ako. Kanina, nandiyan ako sa... Yung pagdating namin. Duyan. Tapos kailangan pirming maginagamit pa ito ngayon. May challenge. May daming challenges ng pagmamanok eh. Conditioning, fighting. Kanina, pinasa yung first fight. Medyo gusto ko yung manok. Mataas ang rating, 77,000 gusto ko. Kaya na, napanood ko yung video, yung daog. Merong second fight ulit. 6-6 ang laban namin. Manila Arena. May excitement sa buhay. Kailangan lamang panalo. Pag lamang talo, iiksi buhay ko. Stress yun. Stress talaga. Sino gusto matalo, di ba? Mm-hmm. Kaya nasa sa aking control din yun. Kuha ng magagaling na bloodline, gawa ng mag-ayos na facilities, pukpok sa mga tao, regular meeting, tutok. Ako rin tutok, pukpok sa kanila, para maging masipag sila at lahat. Mm-hmm. Siyempre, binibigyan ko rin sila. 20% kung may makuha sa pot, may 20% sila, runner-up money or what. And then, nagbigay ako ng neto sa lahat ng employees. Last month, malaki yung last month, 20,000 sa rank and file. Kung ang sweldo niya 8,000, nakakuha siya ng 20,000 sa share ng net profit. Mas malaki pa sa... Yung supervisor, double, 40,000. The month before that, end of September, binibigay namin first week of October, 17,000 naman. Mas malaki pa sa sweldo nila. Konkreto mga bahay nila, libre kuryente, libre tubig. May swimming pool. Yung mga anak nila, mga 30 kids all over the farm.
na ang sasaya. Siguro isa na sa pinakamasayang mga bata sa Pilipinas nandito sa loob. Pag masaya lahat, masaya. Tama. May magaang din ang swerte. Then every last Friday of the month, meron kaming fun night. Mga misis, nandiyan lahat. Ama ko yung mga angels ko. Inuman yan. Tapos kantahan, sayawan. Yung lalaki wala. Wala. Ako lang lalaki to. Mga 30, 35 of them. May partik pa 500 sila. Fun night yon last Friday of the month. Last Friday of the month. So yun ang buhay namin dito. Para magkaroon din sila. Kasi before that, chismis. Walang banding. Walang banding. Nung ginawa ko yung fun night, naging masaya, naging close sila. Kasama nila lahat yung sa formula. Madaling nagagawa yan ni, ano, ni Idol kasi sanay man siya mag-handle ng mga employees dahil sa mga companies na hinahandle niya. Marami akong natutunan ngayon, Sir Bibo. Lalo-lalo yung paano patatayuin. Yung... Itanong mo. Sana ko, sana pagtanda ko, Sir Bibo, maging ako, ikaw. Yeah. Mga, Sir Bibo, mga ilang taon kaya tayo maging sugar daddy? Mga ilang taon maging sugar daddy tayo? 20, sabi ka kanina. The rest of my life. Hindi, yung ano ka ba? Yung... Tatayo pa? Hindi, nag-umpisa. Yung ano, yung... yung siguro may hindi, ano na hindi ako, na may 10 years na ako yung sugar daddy. Oh my god. Ano na yan, you have no choice. Okay. Sa age na. Pero ngayon, Sir Biboy, meron. Back to normal. Ano yan eh. Mga kulits yan, Sir Biboy. Eh, siyempre. Di ba sinasabi ko sa tukaan, pag yung broodcock mo matanda na, kulits, eh. Kailangan kulit. Ang tao, ang lalaki, pag tumanda, basta bata-bata, maganda tignan yun. Yung beauty contest ko nung araw, di bata-bata pa ako. Yung mga sponsors ko, ibigyan ko ng party, kasama rin sila. Didikit sa akin, gusto ko maging kaibigan. Nagagandahan sila sa lahat. Ako, nung bata pa ako, kalahati lang sa akin, sa tingin ko, kalahati lang maganda. Pero sa kanila, dahil matatanda na, magaganda ganda lahat. Ganun. Nung tumanda ako, naintindihan ko na. Yeah. Ganun pala. Basta bata-bata. Maganda. Maganda na. Ganyan ang buhay. Mas Idol, ayan. Mga anong year nag-umpisa yung nakuha mo na yung mga championship na perfect mo na yung mga alaga mo? Doon sa, ayaw ko kung pumunta kayo sa Rueda kanina. Yung unang World Slasher Cup, yung kauna-una, 1988, co-promoter ako. Iba yung format. Hiwalay, may clean up derby. Ayun, nakuha ko doon yung clean up. Clean up. And then, 1994, solo champion ng World Slasher. 1996, champion ulit, co-champion. Kami ni, sino ba yung Dan Gray. And then, ayun, madami-dami. Nandun yung mga trophies sa lahat. Hindi ko na nabilang. Ang dami na. Hindi ko na mga, ano. Dito pa, sa may pavilion, tsaka nun sa may Rueda. Ang dami na yun. Ayun. Kasi, yun nga, nasa hotel business ako nun, parents ko. Doon tumitira yung mga Amerikano. Sumasali. Sumasali sa naging kaibigan ko. Every night, iimbitayin ko sa basement, cocktail lounge, nag-iinuman kami. Mga chicks, naging amigo ko. Tanong ako ng tanong. Yung mga chicks, di ba naghahanap yun ng mga chicks? Ah, oo, naghahanap. So, may contact ako. Daling ko doon. Yun pala nag-umpisa, mga early 80s. 86, 87. And then ako nag-host ng welcome party every Saturday. Dadating sila Wednesday, Thursday, Friday. So, Slasher, Saturday, pang World Slasher Araneta. Co-promoter ako, kinuha ako ni Nene Araneta. Anong year yung nag-umpisa yung World Slasher review? 1988 or 87. Nag-graduate ko lang naman eh. And then, two derbies a year. Two derbies a year. Yung January and May. May. So, obligado kami mag-sponsor ng Amerikano para magkaroon ng come-on. Then later on, di na kailangan magkaroon na ng... nagkaroon ng attraction at interest yung mga American Cockers. So dati pala, Idol, talagang gumagastos yung promoter
para mag-invita ng mga pare na... Ang laki naman ang Araneta Coliseum, yung gate receipts niya, ang laki. Oo, laki talaga. So, bawing-bawi lah. So, yun ang naging advantage ko. Kasi before, puro bakulod. No? Nung doon na yung mga American sa hotel, kita ko yung mga taga Luzon, pumupunta sa hotel, kinakausap yung mga American, mu-order ng mga manok. So, na-spread na. Hindi na na-dominate ng Bacolod because of the world's lasers sa Araneta. And co-founder na nun. Kaling, no? Pinanganak na niyan, Ted? 87? Hindi, Pap. Napasa itlog pa sa papa ko. Buti lang hindi na, napisa. Buti lang hindi hindi pinisik. Hindi pinisik. Hindi napon ba? Hindi pinisik sa banyo. Buti hindi Henny lumabas. Uyun, yun ang delikado. Pero hindi pa natin alam. Idol. Sabi nga ni Ma'am Loni, ano, pag pumapatol ka ng bakla, naging bakla ka raw. Sabi ko, iwan ko sa kanya. Ano daw? Hindi ko alam yan. Pero hindi, hindi. May tendency daw. Joke lang namin yan, Idol. Joke lang. Ito, mabait to eh. Kasi, ano to eh? One woman, ano to eh? One woman man. Yeah. Isa lang ang babae nito. Yung mama lang niya. Yung iba wala na, hindi na kwenta. Ako dahil sa beauty contest, kaya hindi ako nag-asawa. May tatlo akong anak, puro panganay, dalawa sa Amerika. Mga title holder yun. Ang hindi. Mga asawa, ang mga ina. Hindi. May mga anak, siyempre naging ka-live-in ko. Na madami. Actually, binilang ko eh. Yung souvenir programs, kinumpile ko, album. Tinignan ko isa-isa. Ang bilang ko, 43. Kadamihan, Miss Australia. Kasi yung mga Miss Australians, mas open-minded. Yung mga Asian countries, candidates, medyo mahinhin. Eh, 3 weeks lang sila dito. Wala akong tiyagang liligawan pa ng ganong katagal. Kung sino yung friendly, outgoing, ayun na. Yung mga puti, Australians. Madali. 43. Kailan ko kailangan ko makasubok ng Australian. Hindi, mag-ano ka lang mo siya na Pilipinas. Mas Idol. Pinakamataas na title. Nung nakuha ko yung Miss World in 1977, nakuha ko. For 1978, may contest na Mutia World, Mutia Asia, Mutia World, or Mutia World, Mutia Asia. Eh, walang magka-crown. So, inimbita ko yung reigning winner ng Miss World from Jamaica, Cindy Breakspear. 1977 Miss World. She came to crown the Philippines sa Mutia World candidate for London for Miss World. Ayun, naging girlfriend ko yun. Then I found out later on, naging asawa ni Bob Marley. Bob Marley. Namatay na si Bob si Marley. Or nauna ako kay Bob. Mas Idol, pwede ba isama ko yun sa vlog natin? Yung mga... Yun! Binata. Lalaki kadamihan niya. Mga lalaki. Daming ito. Daming ito. Oh, talaga. Okay lang. Viral to. Viral. Mga kakogi, okay lang yan kasi. Chik. Binata naman si Boss B-Boy. Gaya mo, binata rin. Ang hindi okay pag lalaki ang partner ni si B-Boy. Hindi, katulad mo ba? Binata rin. Binata ka rin. Kaya nga ayaw pa niyang mag-asawa kasi idol na idol kanya. Ayon Sir Bibo, ikaw ngayon, na. Ngayon nalaman niya po sa idol na 43 pala, so marami pa siyang hahabulin. Mga 42 pa. Gusto ko, Miss Jamaica. Miss Jamaica, baka na Miss Jamaica daw. No? Baka mamumulot ka ng mga badjaw dyan na parang, parang Miss Jamaica rin yung mga. Kitab ng... Ayun, mahirap may experience ng ibang lalaki. Tama po yun. May beauty contest, may hotel. So ayun ang naging nag-iisang B-Boy Enriquez talaga yan. Hindi maano yan. Nag-iisang idol natin. Hindi ma mapapantayan. Hindi mapapantayan yan. You know? Yung title nito ko Kakugi Life ni Sir B-Boy. Hindi. Scandal of Idol B-Boy. The Scandalous Life. Pero bas idol, wala talaga, walang nag-ano dito na gusto kang pikutin para mapakasal. Ah, meron din yung mga local. Mga local. Yung mga foreign, wala sa kanila. Ano na sila, no? Ano na sila, no? Pagkatapos sila. Na, uwi na sila. Meron mo nakalibin.
ilan yung tatlo na kalibin ko. Dalawang Miss Australia, yung isa naging Miss Asia 1972. Ay, masyado pang maaga that time. Sabi, alam po, madami pang beauties na dadating. Even to, after 2 years, nag-iwalay din kami. Mm. And then yung 1974 Miss Australia, naging Miss Asia rin, napakaganda. Tinur ko pa ng Europe yun. Mm. Pero nakita ko yung ugali. Hindi kami tugma. Yung kauna-unahan na Miss Asia from Taipei, May Shishi, naging girlfriend ko rin yun. Sunod, ang dami, sunod. Nandiyan pa yung mga mukha nila sa Google? Mag-Google natin? Nasa souvenir program ng Bookbound sa taas. Nandun ang mga mukha? Nandun mga mukha. Doon, pwede mabigyo? Huwag na lang siguro yung local kasi ba may mga asawa. Ayan na nga, ayan na nga. Guys, Attorney Noel Bacalia, ito na po yung pinabili nyo po sa akin, White Kelso Class A Firebird. Sige po. Ito na yung naging signature bloodline namin, galing sa Red Kelso, throwback. Parang hulog ng langit, kasi dominante yung kulay, dominante rin yung galing. Kahit saan namin i-cross, andun yung galing niya. Kahit 1/4 na lang yung blood, sinibalang lalabas, ganandun pa yung galing. Kaya swerte kami na nakuha namin ito. Nilalaban din namin ng puro. Siguraduhin nyo lang, malusog yung mga anakin, lamang panalo kayo. Thank you and good luck. Ito naman ang pares noon, Kelso na Class A, White Kelso na Class A. Again, for Attorney Noel Bacalia. Ayan, pwede niyong padamihin. Makikita naman ninyo, may index card kami ilalagay sa box. Basahin niyo, hindi sila magkapatid. Para alam niyo ang age nila, kailan sila hatch. And pwede niyong puruhin niyo na para makapagpadami kayo. Yung anak naman, pwede rin panlaban. Piliin niyo yung pinakamalusog at maganda at magandang balanse, pang breeding din ninyo. So madaling magpadami nito dahil dominante yung kulay, dominante yung galing. Good luck and thank you. Ito. Ito naman yung mga White Kelso Class AB para kay Boss Libby Funuliera dyan sa Royal Knight Game Farm, Bualan, Tala, Zamboanga City. White Kelso. Class AB yun po. Kung bakit naging Class AB, dahil may konting pintas lang, konti lang. Pintas, sa Tagalog, pintas, sa English, imperfection. Kuminsang kulay ng mata, pero ito hindi sa kulay ng mata dahil maganda ng mata. Actually, maganda rin ang buto. Pwede ngang Class A, swerte kayo. Kasi maganda ang buto. Baka lang dahil sa nagkaroon ng throwback kasi ito ng Red Kelso, kaya lumalabas na ganyan. Pero maganda siya, pwedeng gawing Class A din ito. Yun. Ayan. Mas maganda ang mata nun, pero hindi naman pintas itong orange na dark orange, okay din ito. Ayun lang, siguro dahil yung kulay lang, kaya naging Class AB. Pero maganda rin, maganda station. Pino rin yung paa. So swerte kayo at maganda yung napili para sa inyo. Good luck and thank you. So yun guys, nabayaran na natin yung pinasabay dito sa Firebird Game Farm. So ma'am, ano pangalan mo ma'am? Rosalie Amante po. Rosaline? Apo. Ikaw ma'am? Lena. Yun, Ma'am Len. Saka si Ma'am Rosaline, puro Len. Yun.